Hello po. Good morning. Welcome to my channel and welcome to my vlog. Today I'm going to cook biringi. Yan. You can eat this anytime you want. For example, breakfast, snack, pwede rin anytime. Basta gutom kayo. So, yan, kakaiba ang lulutuin ko ngayon. Madalang lang magluto lang ganito. Tsaka mga, dahil medyo mahirap din siya. Tsaka kasi kailangan ng, yun, para at least magamit ko nga pala yung ang main purpose. Itong yung mga uubusin ko na lahat yung mga, ayan o, oh, pasira na siya o. Oh, yung binili kong banana leaves. Kasi nga, napakamahal. Sayang naman. Marami siyang nasayang. Kaya katulad nito, oh. Sira na pero pwede pa naman siyang hinugasan ko na ulit. Tapos mamaya padadaanin ko sa apoy. Pwede pa naman siyang pagtsagaan. Ayan. Pero, yan yung iba. Ayan yung ibang gagamit, kakailanganin ko. Yan. Naugasan na rin yan. Yan, mga yan. Yan, oh. Ito, medyo sira na, pero sayang naman, di ba? Gagamitin ko na rin. Tapos, ayan, ubos na. Ito yung panapon na. Sira na talaga siya, kaya itatapon ko na to. At least, kahit pa paano, nakalahati ko siya. Almost kalahati yung nagamit ko doon sa binili kong 650 yun. Syempre nakakapanghinayang din kung hindi ko man maano, kaya yan. At least magagamit ko ngayon dito sa lulutuin kong biringhi. Yan. Napakasarap din ito. I remember when I was a kid. When I was young, my mother always cook this kind of food. Yan. Ito yung ano, parang itong biringing ito na inspired by the, I think, mga Spanish dati, yung World War II, ganyan, parang ganyan. Basta yun, mahabang istorya yun. Anyway, cooking, magkukuk ako, hindi ako istorya, magkikwento ngayon. So, ito yung, yan, ito yung mga ingredients ng mga kakailanganin. So, yan. Yan. Ito yung malagkit. Yan, 1 cup lang gagamitin ko, 1 cup of malagkit. Marami na yan kasi itong mga sahod niya ay napakarami na. So yan. Tapos ito yung green peas. Yan. Ano pa siya, frozen. Pwede na rin dahil wala akong available. And then itong bell pepper. Yan. Cut into ganyan yung horizontal. Tapos chicken. Yan. Yung pichu. Carrots. Then onions. Tapos yan. Chorizo. Kaya may chorizo kung sinog nung dun sa gulay ko kahapon. Ayan. And then raisins. Ayan. Sarap. So, yan. Yan ang mga ingredients. So, ngayon, magluto na tayo. Samahan niyo ako magluto ng biringi. Wait lang at iseset up ko yung so yan. And yung ingredients pala yung gata. Kalimutan ko na. Hindi ko abot. Wait lang, kalimutan ko.
Ayan. Gata. Isang can. And then yung yan, itong broth na soup yan. Kaya meron din akong ganyan. So, ano siya, yung flavor niya is mix meat. Yan. Meron siyang chicken na flavor and beef and then vegetable flavor. Yung broth cube. Broth soup. So, yan. Umpisahan na natin. So, first, lalagyan ko ng konting-konting olio extra virgin eh. Para igis na ng konti yung mga ingredients. So, unahin ko na si chicken. So, yan. Sumasama yung mga rice. Ito yung ano chicken na picho. Ayan. Yung parte ng ayan, chicken is picho ang ginamit ko. Siyempre yung mga walang buto, di ba? Ayan, palitin na siya. Matalsik. Ayan. Diluto-luto na siya. Seset aside ko. Nung bata ko, nakikita ko si mother ko. Lagi kami pinagluluto ng ganito. Magaling siya magluto ng ganito. Masarap. Kasi, natatandaan ko, niluluto pa nga niya sa ano eh. Sa uling, para daw mas masarap. Yung uling ba yung kahoy? So yung basa doon, hindi sa mga tipong ganito, kasi mas masarap daw yun. Ayan, sa kahoy, yan. Tapos ito ng chorizo. Nalakas ko. May itong ayan, chorizo. Itong chorizo na ginagamit ko eh yung manghang yan, spicy chorizo. Yan, tutos ko ng konti para mas masarap ayon sa aking panlasa. Mas type ko yung ano, medyo tos ng konti.
isabay ko na dito yung guard, onions. Hindi ko na siya tatanggalin para sabay na sila. Ayan, medium. Then, yung carrots. Sabi ko na rin, hindi ko natatanggalin. Ito pa pala yung isang ingredients, marami ako nakakalimutan. Yung turmeric or dito eh yan, kurkuma or turmeric. Yan. Kaya healthy rin siya dahil nga doon sa kurkuma, very healthy. So yan. And then itong ang tawag dito, malagkit. Yan. Eh parang igigisa ko muna din siya. Lang for about siguro mga 3 minutes, yan. So igigisa lang ng konti para mas masarap. For about 3 minutes. Ayan, nakalimutan ko mag-apron. Kasi feeling ko pag naka-apron, lalo kung tumataba kasi na, na ano din. Ayan, nakalimutan mag-apron. Pero hindi bale, para hindi ganun matataba. Tumataba nga ako lalo sa apron. Ayan, after 3 minutes. Sunod ko na yung ito, yan, mga iba, mamaya pa yan. Sunod ko na itong gata. Yan, itong gata. Yan, isang kwanta. So, yung fire is medium. Yan. Lutuin natin yung so, isama ko na pala itong dense, itong chicken para maluto rin. Then, meanwhile, habang iwan muna natin na ganyan, hintayin natin kumulo. De, itong mga leaves, iaano ko na siya sa apoy. Yan. Hindi ko alam kung mga gaano kadami yung mga kakailanganin. So, dito na sa maliit. Yan. So, mahaba. Mainit. Mainit yung apoy. So, napakahaba siya, no? Pero putol, parang putol-putol naman. May mga gap. Butas-butas.
butas-butas na siya. Gagamitin ko na lahat para at least hindi masayang yung pagkakabili ko. Naku, halu-haluin. Ayan, dumikit. Kalimutan. Then after that, nagdikit. Nagano siya, no? Ito na yung soup. Broth. Bigyan natin. Nagdikit na, nakalimutan ko eh. Ayan. Bigyan ko ng dito yung magic sarap pampalasa. Extra flavor. Lahat na. Ay, naparami. Hindi, konti lang yun. Durog-durog lang siya. Then, pepper. Black pepper. Yan. Then, salt. Then, ito yung salt. Yan, depende sa panlasa nyo kung gaano karami. So, yan, dapat halu-haluin lang. Nagdikit nga eh. Then, itong turmeric. Bago kasing bili, kaya buksan muna. Yan, tignan ko nga. Magaling kasi. Yan, nagkulay din siya pala yung ano niya, dahil yung sa yung dahil sa spicy. Yan, turmeric. Tansyahin nyo na lang. Kaya pinapatay ko nga sa ito. Tinitignan ko kung ano ng kulay. Kain lang natin maluto yung ano, yung malagkit. So, ayan, pagkalipas ng mga 5 minuto, ilalagay ko na yung mga ibang ingredients katulad ng pasas or raisins o tsaka itong bell pepper tsaka itong green peas. Ayan. Sumasamain na lahat. Haluin lang. Dapat lagi yung halu-haluin kasi baka magdikit sa ilalim. Yan, halu-haluin lang hanggang sa maluto yung malagkit. Ayan po, pag konti-konti na lang yung mga tubig, ay yung sabaw na linagay ko.
kapag ganyan na ang itsura niya. So, pwede natin na siyang tatakpan. Pero, mahina lang yung, hihinain ko lang yung apoy. Takpan ko muna saglit with itong dahon, mga dahon. Para pang babango. Ayan. So, tatakpan natin siyang ganyan. Ayan. So, takpan natin siya ng mga, tapos hinain lang yung apoy. Mga 5 minutes na nakatakip. So, ayan, sisilipin ko kung ano na ang itsura after 5 minutes. Ah, meron pa ang mga tubig-tubig. So, check-checkin ko kung luto na yung bigas, hindi pa siguro. Hanggi pa. Another 5 minutes. So, dahil hindi pa luto masyado yung bigas na malagkit. So, another 5 minutes.